Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Nag-convoy na lang kami patungo sa hideout kung saan naroon ang taong kakausapin namin. Gigil na gigil si Oliver pagpasok pa lang. Nasa pack nito ang lalaki na ayon kay Oliver, wala itong balak na i-turn over sa pulis. Hindi lang si Marinel ang dapat protektahan ko rito. Pati na si George, at hindi ako papayag na ginaganon siya na mga taong puro na lang sakit ng ulo ang binibigay sa kanya. Ngunit sa pagpunta ko roon, I met Ella, ang babaeng alam kong ano ang ugnayan ko kay Arturo. Pinagbantaan ako nito na siya ang kikilos oras na hindi ko gawin ang gusto nito. Gusto nitong aminin ko, kay Marinel, kung ano bang sikreto ko. Sikretong takot din akong malaman niya dahil tiyak na iiwan niya ako kapag sumambulat na sa kanya. May problema ka ba? Pukaw ko sa atensyon ni Brent. Tulala itong nakatitig sa akin. Parang ang lalim ng iniisip nito habang ang focus ng tingin ay sa akin. Kulot! Pukaw ko sa atensyon nito. Waring natigilan pa ito sa kabahagyang umiti sa akin. Sorry. Bumuntong hininga ito sa kaginagap ang kamay ko. Anong problema? Tell me. Pero mabilis ko rin naitikom ang bibig ko. Ako nga hindi masabi rito ang problema ko, tapos may lakas pa akong sabihin iyon dito. Hug me please, pakiusap ni Brent sa akin. Nandito na naman kami nito sa kanyang kondo. Mabilis akong tumayo at umupo sa lap nito paharap sa kanya. Saka yumakap rito. Marahan kong minasahe ang batok nito. Tahimik lang kami sa ganoong pwesto. Parehong nakahanap ng comfort sa yakap ng isa't isa. Panay ang halik nito sa noo ko kapag nakakakuha ito ng pagkakataon. Saka nararamdaman ko ang mas mahigpit nitong yakap sa akin. Natatakot ako na baka mawala ka sa akin. Natigilan ako sa kabahagyang lumayo rito. Brent? Why? May problema ka nga. Ani ko rito. Pwede ba? Kapag may nalaman kang masamang bagay tungkol sa akin, pwede bang hintayin mo kung magpaliwanag? Ani nito na mukhang hindi na ito nakatiis. Oo naman, pero dapat kahit maging sarado ang isipan ko, huwag kang susukong magpaliwanag. Tumango naman ito saka muling niyakap ako. Ipinatong ko sa balikat nito ang baba ko. Gusto kong bumuo ng pamilya. Kasama ka, Marinel. Makita kitang nakikipaglaro sa kanila. Nanenermon, tumatawa kasama magiging anak natin. Humigpit ang yakap ko rito. Anak, parang traumatized na ako sa tuwing naririnig yan. Ang laki ng epekto ng salitang yan sa pagkatao ko na nasira dahil kay Arturo. Wala siyang puso. Pati walang kamuang-muang ay dinamay niya sa kademonyohan niya. Dapat, sinabi mo kay Marinel ang totoo. Sinulyapan ko si Sean. Sa lahat ng mga kaibigan ko, ito ang madalas kong makausap. Kaya naman alam na alam nito ang pinagdaraanan ko ngayon. Niyaya ako nito magkita kami sa office niya. May ibibigay na rin daw ito sa akin na nakalap nito. I'm so fucking scared. Natatakot ako na kapag nalaman niya, iwan niya ako. Amin ko rito. Mas matakot ka oras na bumalik ang ama mo. Tiyak na kukunin niya si Marinel sa'yo. Initsan nito ang isang envelope sa akin na mabilis ko namang sinalo. Nasa Pilipinas na ang ama mo. Base sa mga tauhang napagtanungan ko, simula nang umuwi si Marinel, sumunod din agad si Arturo, ang iyong ama. Sabi ng mga naging kaibigan ng iyong ama, plano raw ni Arturo na bawiin si Marinel at pakasalan. That fucker! Ani ko, wala nang natitira pang katiting na respeto sa puso para sa aking ama. Sinagad na nito ang pasensya ko. Ang ama ko ang dahilan kung bakit halos nasira ang buhay ni Mami. Nalaman ko pa noong nag-aaral ako sa college na nag-uuwi ang aking ama ng mga babae sa mansyon habang naroon si Mami. Dinadala sa sariling silid ng magulang ko at harap-harap ang ipinapakita ang panloloko nito. Galit ako sa kanya.
mas lumaki pa ang galit ko dahil alam ko sa sarili kong ang babaeng nakuha nitong paibigin ay ang babaeng matagal ko ng gusto. Naunahan lang ako ng aking ama dahil lihim ko nang iniibig si Marinel. Unang kita ko pa lang dito noong 16 years old ito kasama si Lance sa isang restaurant. Tiyak na hindi ako natatandaan ni Marinel. Pero ako, tandang-tanda ko siya. Hirap pa rin akong itrack ang location niya. Pabago-bago ang ruta at routine. Malaking tulong na itong ginagawa mo, dude. May mga times na hindi ko magawa ang mga dapat gawin dahil sa pagbabantay ko kay Marinel. Ngayon nga lang ako napanatag na umalis dahil kasama ni Marinel ang mga kuya niya. Magbabanding daw ang mga ito habang wala ako. Kapag nakuha na namin location niya, babalitaan ka kagad namin. Mahinahong ani ni Sean. Mabilis naman akong tumango at nagpasalamat dito. Walang kasalanan si Marinel sa pagkamatay ng iyong ina. Niloko siya ni Arturo. Sinabi nitong walang ibang pamilya ang iyong ama kaya naman naging madali para dito na paibigin si Marinel. Ngayon, alam ko na yan. Ani ko rito. Nanlulumo dahil binuntun ko kay Marinel ang lahat ng sisi. Naging cold ako dito at pinaramdam dito na wala siyang halaga sa akin. Pero sa totoo lang, napakahalaga ni Marinel sa akin. Gawin mo na ang dapat habang maaga pa. Kasi ikaw rin ang magsisisi kapag nahuli na ang lahat. Ani ni Sean. Huminga ako ng malalim at sunod-sunod na tumango rito. Yes, I'll do that. Kung alam ko lang na magyayaya ka na rin palang umuwi agad, edi sana hindi ko na pinakansel ang appointments ko. Nakabusangot ang mukha ni Kuya Ray na sumundal sa pintuan ko. Napagod na kasi ako maglakad, tapos masakit na ang paa ko. Then, gusto ko na lang matulog. Sabi ko rito, masungit na inirapan ako nito, pero natawa na lang ako. Ganoon din ang himutok ni Kuya Ron at Rob. Si Kuya Lance, hindi ko alam kung nasa na naman. Fine, magpahinga ka na pala. Try kong ituloy ang ilang engagement ko sa trabaho. Bye! Ani nito. Hinawakan ng doorknob at hinila na pasara ang pinto. Mabilis naman akong tumayo at kinuha ang binili ko kanina. Nagising ako kanina umaga na parang bumaliktad ang sigmura. Tumakbo ako sa banyo, pero wala naman akong naisuka. Pinagmasdan ko ang pregnancy test na hawak ko. Nag-iisip kung dapat ko bang ituloy pa ang planong paggamit doon. Pero sa huli ay nagpa siya pa rin kumilos para gamitin yon. Sunod-sunod ang pagtahip ng aking dibdib sa labis na kaba. Parang baliw na pinagdikit pa ang palad habang naghihintay ng resulta at nang lumabas, nang lulumong napaupo ako sa sahig. Shit! Sperm ng lalaki yun! Marinel? Boses iyon ni Kuya Rob, kaya naman mabilis kong inayos ang sarili ko saka itinapon sa basurahan ang ginamit na piti. Kuya? Parang maamong tupang tanong ko rito. May dumating na gift. Napatingin ako sa hawak nitong kahon na napakaganda na pagkakabalot. Kanino galing? Takang ani ko rito. Kanino pa ba? Dineliver lang dito kanina. Lagi naman kayo nagkikita ng boyfriend mo. Hindi na lang dinirekta sa'yo. Himutok nito saka iniabot sa akin at tumalikod na. Natawa na lang ako sa inasta nito. Inilako muna pinto saka excited na binuksan ng gift ni Brent. Nang basahin ko ang card na nakadikit sa box, ay napangiti ako. Smile before you open. Saka ko hinila ang ribo na hindi may tago excitement sa puso. Marinel! Napasimangot ako nang may kumatok na naman. Ano bang problema ng mga kapatid ko? Bakit ang ligalig ng mga ito tapos ako ang iniistorbo? Ganito ba talaga kapag walang mga jowa? Mga istorbo. Nakasimangot na lumapit ako sa pinto at binuksan iyon. Bakit na naman? Nakasimango talagang tanong ko kay Kuya Rob na siyang nasa labas ng pinto nang buksan ko iyon. Chill! Aalis kami. May pupuntahan kami. Wala si na mami. Sinabihan ko na si Brent na dumiretso na dito dahil wala kang kasama. Yun lang ba yun? Nakaangat na ang kilay na ani ko rito. Oo, yun lang. Bye! Bago pa ito nakalis ay malakas ko nang isinara ang pinto. Pero rinig ko pa ang malakas nitong tawa. Iyong pangit na iyon, kainis! Bumalik ako sa kama kung saan nakapatong ang binubuksan kong regalo ni Brent sa akin. Muling nabuhay
ang excitement ko dahil doon. Dali-dali ko na iyong binuksan. Pero automatic na naglaho ang excitement at saya nang unang tumambad sa akin ang larawan ni Brent. Si Brent ang lalaking kasama nito sa larawan. Arturo? Nanginginig na dinampot ko iyon sa katinitigang mabuti. Sa tabi ni Brent ay si Arturo at sa kabilang side ay isang magandang babae. Nang ibaliktad ko ang larawan, nakita ko nakasulat doon. Sara Dote, Brent Dote, and Arturo Dote. Dote? Hindi nagkataon. Hindi nagkataon ang pagkakapareho ng mga apelyido nila. Kahit nanginginig ang aking kamay, mabilis kong tiningnan ang mga laman noon. Mga album. Album na ang tanging mga mukha na makikita ko ay si Brent, Sara at Arturo. Baby, this time, tinig naman ni Brent ang narinig ko. Kumilos pa rin naman ako para pagbuksan ito. Agad na lumarawan sa mukha nito ang pagtataka nang makita pangingilid ng luha ko. Bakit Marinel? Nasa tinig nito ang takot na mabilis sumakbang palapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Masama bang pakiramdam mo? Talk please! Pakiusap nito na humigpit pa ang niyakap sa akin. Ito pa nagsara ng pinto pero wala pa rin akong imik. Sunod-sunod ang pagpatak ng aking luha. Marinel? Bakit baby? Please tell me what's wrong. Ani nito na kinabig ako muli para yakapin. Ngunit itinula ko na ito sa kanang lulumong sumalampak sa sahig. Sabi nila matalino ako. Mabilis ko nga lang natapos ang kurso ko sa college. Pero ang hindi alam ng mga tao, mabilis lang ako maloko. Marinel, gusto kong pakinggan mo ang kwento ko. This time, sasabihin ko ng lahat sa iyo. Ani ko, nawaring nawala na ng lakas dahil sa labis na panlulumo. This time, kahit hindi ko itanong, alam ko na ito ang sagot kung bakit parang galit na galit si Brent sa akin. The way niya akong tingnan noon ay waring galit na parang napakalaki ng kasalanan ko rito. Minahal ko siya. Dumating siya sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Nakuha niya ang puso ko sa mga sweets niyang salita. Madali niyang nakuha ang atensyon ko dahil pareho kami ng hilig. Pareho kami ng charity ang libangan. Sobrang bait niya. Sa sobrang bait niya, ginamit niya yung ganoong gawain para makuha ang atensyon ko. Pero yung akala ko mabait, yun pala, yung mas makasalanan. Yung mas may itinatagong kulo sa katawan. Stop please! Ani ni Brent. Ngunit umiling ako. Basang-basa ang mukha na walang katapusang luha. Pakinggan mo ko para alam mo kung bakit nagkaganito ako. Marinel? Nagmamakaawa na ani nito. Ngunit naging matigas ako na ipagpatuloy pa yun. Hulog na hulog ako sa kanya. Sinanay niya ako na nasa paligid lang siya. Minahal ko yung tatay mo Brent to the point na hindi ko sinabi sa magulang ko at mga kapatid na may kasintahan akong napakalaki ng agwat ng edad sa akin. Takot ako makialam ang mga ito sa relationship ko. Minahal ko si Arturo. Sobrang mahal to the point na naging sunod-sunuran ako sa kanya. Ani ko rito. Pinahid ko ang luha ko at humugot pa ng mas malalim na hininga. Sabi ko sa sarili ko, walang problema sa edad kung mahal mo. Eh di mahal mo, pero niloko ako ng taong yun. Niloko niya ako, Brent. Sinabi niya sa akin na wala siyang pamilya. Wala kaming naapakang tao sa relasyon namin. Sinabi niya na wala siyang pamilya. Niloko at pinaniwala niya ako. Shit! Frustrated na ani ko na napahagulhol pa ng iyak. Magpapaliwanag din ako Marinel. Ani nito. Nasa mukha ang paghahangad na pakinggan ko explanation nito. Ngunit mabilis akong umiling. Kasalanan ko ba Brent? Kasalanan ko ba na minahal ko yung manlulokong yun? Deserve ko ba yung nararamdaman kong sakit ngayon? Nagmahal lang ako. Ani nito na mas naging malakas pa ang paghagulhol. Sunod-sunod na sumagi sa isipan ng mga masasakit na nakaraang gusto ko nalang kalimutan. Sinamantala ng taong iyon ang kamangmangan ko pagdating sa love. Hindi siya naging aggressive. Kita mo naman,
Virgin pa ako na makuha mo ko. Never niyang tinake advantage yung kabubuhan ko sa mga bagay-bagay. Pero siya rin ang dahilan ng mga suffering ko ngayon. Lumapit ito at pumantay sa akin at mahigpit akong niyakap. Ngunit muli ko rin siyang itinulak. Kapag may nakikita siyang kaklase kong lumalapit sa akin, hindi man siya mag-react sa harap ng taong iyon, ay sa akin siya gumaganti. Sinasaktan niya ako physically. Ani ko rito. Napasinghap si Brent sa narinig. Tama ka ng narinig. Sinasaktan niya ako. Wala mang bakas ng mga pilat sa katawan ko dahil tiniya kong mawawala ang mga iyon. Paulit-ulit, Brent. Paulit-ulit niya akong pinagbubuhatan ng kamay. Naranasan ko pang lumakad ng ilang oras dahil lang nakita niya ako may kausap na lalaki. Galit na galit siya, kaya naman iniwan niya ako sa kalsada. Deserve ko ba yun? Siguro nga oo. Kasi hindi ko muna inalam yung totoo. Pero huwag nung ibuho sa akin ang lahat ng galit niyo. Wala akong alam. Hindi ko alam na may nasira akong pamilya. Ang malaking pagkakamali ko lang ay minahal ko ang tatay mo. Minahal ko siya to the point na nakalimutan ko ng mahalin ang sarili ko. Iyak ng iyak na ani ko rito. Marinel, pwede bang hilingin ko na lang na sana mawala na kayo sa buhay ko? Pwede bang bigyan niyo na ako ng pagkakataong sumaya? Lumarawan sa mukha ni Brent ang labis na sakit. Nasasaktan ba ito na sinabi ko yun? O disappointed ito na nalaman ko ng sikreto nito? Pero kahit ano sa dalawa, parang nagsimula na ako mawala ng pakialam. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!